Hi guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalimay Online po. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag kakalimutang mag-join sa ating membership. Okay, ayan si Blackie na nandiyan sa ulit at batiin nyo naman siya para meron tayong konting pabuhinas ngayon dito sa ating magiging content. Okay guys, ayan, sana nakikita nyo ang ating po magiging content ngayon ay itong mga bagong barya. Ito nagiging trending na barya na 20 piso. Ayan, meron po tayo dito ng 2019 at meron tayong 2020. At may napansin din ako dito sa mga 2020 na ito na meron po siyang variants na wala pang record sa Numisna. Pero saka na yan, ang ating pong magiging focus ngayon, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito nga 2019 error coins. Kaya guys, sa nakikiusap ako sa inyo, natapusin po ninyo itong content para makita ninyo dahil kikilatisin po nating mabuti yan. Dahil ito pong mga error na to ay sa biglaan tingin ay hindi nyo agad mapapansin. Napansin ko lang din ito nung ginamitan ko ng mga lente. No? Pero bago tayo magpunta doon, mag-a-update muna tayo saglit sa enemista.com. Titignan natin kung ano ba ang mga update na comments. Kasi baka meron ang update doon, no? Tungkol sa kanyang mga variation at sa kanyang percentage niya. Ayan o, 20 piso new generation currency coin. At ang nag-post dito ay si Collector. Ayan, nandyan yung pangalan eh, no? Ayan, Erwin 80, 2019. So, shout out, no? Kung sana mapanood mo ito. At itong coin mo ang ating nakita dito. Ito siya. Uncirculated yan. So, halos naman ang lumalabas ng coin yun, guys, ay uncirculated at almost uncirculated. Kasi may mga ilan-ilan nang umikot sa market. Ayan siya, no? Andito lang kanyang picturing. At dun sa mga bago dyan, kung gusto nyo pong makita ang buong picturing ng bariyang ito, nire-recommend ako sa inyo na pumunta kayo dito sa enemista.com kasi madaling maintindihan yung kanyang catalog. Napakasimple lang, pero nandiyan na lahat, no? Ayan, yung edge nitong 20 piso nito. Merong logo ng BSP dyan sa gilid. Meron ako napansin na variants dyan, pero sa una ulit yan, tatalakayin. At dito sa comments, medyo mahaba, no? At binasa ko na yan, no? At wala naman din akong nakita tungkol doon sa comments na aking napansin. So, hindi pa yan mag-update sa ngayon. Kasi bago pa lang ito, eh. At marami pang dapat tayong, hindi pa natin ganun kakilala itong mga 20 piso na ito. Maliban lang siguro dyan yung mga iba na alam na itong mga 20 piso na ito. Ako hindi pa, eh. So, ayan ang years, 2019 BSP and 2020. So, pero meron ditong link na binigay, balikan ko lang saglit. Mukhang sa tingin ko kailangan natin. Ang lumabas ay 10 piso. So, hindi na muna natin. Dito tayo. Okay guys, so 2019. 91% ayan ang kanyang frequency dyan, yung dami yung binabahagi ng mga collector dito sa Numisna, no? At maganda na ang value, guys. Kita nyo naman, bagong-bago ang coin na ito, 2019. At ang value dito, impression niya dito is uncirculated 170.41 pesos na, di ba? At sa 2020, 22% uncirculated 71.30. At sa kasalukuyan, wala pa yung update nila dito about doon sa upper mint mark na lumabas. Meron na pong lumabas niyan na upper mint mark. At antay natin yung update niyan kung sigurado mayroong collector niya na magsishare niyan dito. Yan. So ngayon guys, kilatisin na natin yung ating coins para makita nyo yung kanyang errors. Okay guys, kailangan nyo na pong mag-focus, no, para makita nyo mabuti. At gagamitan natin ng lente at syempre yung ating super zoom. Alien technology, no? Ayan siya. So, hanapan natin ang magandang angulo muna. Ayan. Kasi ipopost natin yan para kitang-kita nyo. Ito, sa unang angulo guys, mapapansin nyo agad. Ito yung mga kanyang errors. Unang-una, ito sa bandang noo. At dito sa may bandang kanyang pisngi, no? Itong sa kanyang bandang noo guys, ano siya, malalim, no? Pag nakita niyo sa personal, palalim yan. Para siyang mancha, no? Dito naman din, sa may sa bandang pisngi niya, para din siyang mancha. Malalim yan, eh, pag makikita niyo sa personal. Kasi surface nito mukha ni Manuel El Quezon.
Pag nakita niya yan, ano siya, pros, yung kinang niya, pros niya. At yung mga sinasabi kong mga error niya, yung mga part na yan, yung may arrow na yan, malalim siya at hindi siya pros. Tapos ito naman yung isa niyang error. Ayan, yung tuldok na yan guys, no? Supposed to be dapat wala naman kasing ganyan dyan. Kinumpir ko yan doon sa iba kong 2019. Wala pong ganyan yan siya. So, nangangahulugan na yan po ay error. Yung parang extra na metal na yan dyan na bilog. No? Tuldok na yan. Tapos tignan natin sa iba pang angulo para mas malinaw. Ito, ayan. Tapos zoom natin. Kaya guys, so makikita nyo yung kabuuan ng mukha ni Andres, I mean ni Emmanuel El Quezon. Ayan. Sa personal, halos ganyan yan, makikita nyo. Parang may mancha yung kanyang mukha. Hindi pulido ang pagkakagawa. Hindi po dapat ganyan yan. So, ayan po ang kanyang error. At dito rin sa part na to, yung may arrow na yan, mayroon din siyang parang mansa dyan. Almost unsecolated ang condition nito, guys. So, malinaw na error po kasi hindi naman po nadadamage pa ito eh. Diba, bagong-bago ang coins eh. No? Tingnan natin sa isa pang angulo. Ayan guys, mas malinaw, no? So sabi ko kanina, malalim itong part na to sa kanyang loob. Malalim po talaga yan. At dito sa kanyang pisngi, parang mancha-mancha siya. Ayan ang kanyang error. At meron pa. Dito naman tayo sa reverse, guys. Ayan, hindi lang yung error niya. Akala nyo nasa reverse lang, no? Ito naman sa kanyang reverse. Ang error po ng coin na ito. So tingnan nyo mabuti, no? I-zoom natin. Doon guys, sa may pinaka-rim niya. Ito, yung may arrow na yan, doon po yan sa may katapat ng BSP na lettering sa side na logo, no, kung tawagin. Meron siya lumabas na ganyan na parang mga ipin. Yan, no. May arrow na yan. So, anim na piraso yun kasi yung BSP na yan, eh, dyan sa side niya. Anim na piraso din yan. Doon mismo sa may katapat ng BSP. Para siyang may lumabas na ipin na hindi naman din dapat. So, kilumpir ko din doon sa ibang mga 2019. Wala namang ganyan, eh. Yan naman guys, napaka-special nitong 2019 ito dahil hindi lang nag-iisa yung kanyang error, 'di ba, sa reverse at dito sa reverse. 'Di ba? So, i-comment nyo agad guys, no, kung ano masasabi nyo sa coin na ito at meron pa po tayong isa. Okay guys, ito naman tayo, puntahan natin tong isa 2019 din. At ang error nito na dito lang sa kanyang reverse. Ayan. So, tulad ng isa, hindi nyo agad mapapansin 'yan kung bibiglayin nyo lang ang tingin. So natin. Guys, ito ang pinakamagandang angulo niya kaya kinuha ko na siya, no. Unahin natin itong sa ilong ni President Manuel El Quezon. Ayan, tinatawag ko itong pimples niya, no. At ang tawag ko din sa error na to dito, parang hindi masyadong nakapag-prepare si President Manuel El Quezon, di ba? Meron siyang tagyawat yan sa ilong. At itong isang error niya ay dito sa kanyang tuxedo. Ayan. So hindi naman dapat ganyan, guys, no. Kapag walang error, check nyo yung inyong mga 20 peso kanya kung meron kayo. Ayan. Nakikita nyo yan, yung gusot na yan. Ha? Nagusot yung kanyang tuxedo. So, hindi naman po dapat kanyan. Gusot. Ano ba sa English nung gusot? No? So, bukod sa meron siyang tagyawat, si President, meron din siyang gusot-gusot yung kanyang tuxedo rito. Eh, no? So, ayan po. Hindi naman po natin ginagawang katatawanan. No? Binibigyan ko lang ng paliwanag para mas maganda. No? Ayan, yung linya na yan, guys. So, yan, nagusot ang kanyang tuxedo. At lastly, ang error din na napansin ko dito ay itong mga bilog-bilog na yan. Ayan, yung nakaikot na yan. Yung sa 5 piso guys, yun yung tinatawag na scallop, no? Scallop borderline, yung pakurbadang linya. Ito naman sa 20 piso, hindi kasi linya ito eh. Ano bang tawag dito? Hindi ko kasi alam ang tawag dito, yung mga bilog-bilog na yan. At kung mapapansin nyo, no? Error yan, weak yung pagkaka-imbus niyan. Pag kinapa mo yan guys sa personal, halos hindi mo siya makapa. Hindi po dapat ganyan, no? At napansin ko lang din, bilog siya. Actually dapat guys, square-square po yan. Yan ang error yan, no? At ipapakita ko sa inyo dapat ganito, no? So ipakikita ko yung best example na pulido ang pagkakagawa ng 20 piso coin na ito. Ayan, no. Pansinin nyo yung bilog-bilog na yan na nakaikot, yung pinaka-border na yan, bago sa rim, no. Yan ang strong na talagang normal. Yeah, kitang-kita siya, imbos siya, pag kinapa mo yan, makakapa mo yan siya eh. Diba, pulido. Compare dito sa error coin natin, malalapad na weak eh.
yung kanyang mga bilog-bilog na yan eh, di ba? Kaya naman, ayan, so makikitang-kita nyo agad na error nga talaga siya. So dalawa, itong ating hawak na error coin na 20 piso coin, no, 2019. Ayan guys, no. At para sa akin lang guys, no, pwede kong i-auction ito sa eBay ng kahit 20K, di ba? Auction pa naman yun eh, magkakaroon ng bidding yan. So pwede, di ba? So, sabi na yun, mahal naman, eBay naman po yan. So maaaring mayroong collector sa ibang bansa na magkakagusto dito sa ating mga error coins. Ayan, bidding naman yun, auction naman yun. Hindi naman talaga yun yung kanyang value. So, depende pa rin yan sa collector na magkakagusto dito sa ating coins. So, ayan po guys. At na-share ko na sa inyo. At sa susunod, yung 2020 naman, mayroon ako napansin doon. Abangan nyo rin yun. No? So, maraming salamat at mamayang gabi, baka makapag-live po tayo. At until next time po, at kung bago ka pala sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated at siyempre mag-join kayo sa ating membership. So until next time po, God bless you all. I'm out.